Hello guys, welcome po rin, especially sa mga newbie sellers of dyan na katulad ko, at especially sa mga naghahanap ng mga red dot dyan, yung mga wala pang mga red dot, yung wala pang mga scoop, yung mga nagbabalak pala bumili. Dahil ngayon guys, ang gagawin natin is mag-unboxing tayo at the same time, magre-review na rin ng isa sa mga common red dot na ginagamit ng ating mga care software. At ito ngayong T1. Actually ito, version 2 to, kasi mayroon pa isang version 1, no? Mamaya i-explain ko sa inyo yung pagkakaiba, no? Ito nga pala, nabili ko to sa Tux. Actually, wala pa tong 2K. No? Isa ito sa mga pinakamurang red dot, no, na available sa market. At ngayon, ang gagawin natin ngayon is mag-unboxing tayo at the same time is review. So ito guys, no, bubuksan na natin at check natin kung ano yung mga nasa loob niya, kung ano yung mga laman niya. Ito guys, no. Ito po siya. At syempre, ang unang may kita natin is itong cleaning towel. Ano, towel ba ito? Sa cleaning, panglinis sa lens. Ito. Sunod is yung user manual. At syempre itong pinaka unit. At syempre may kasama siyang takip. Actually may sticker. Actually ano ito, unbox ko na ito. No? Kumbaga for the sake of review lang, unbox ko uli. Nalagyan ko na siya ng sticker. Actually nagamit ko na ito. No? Yan siya. May kasama siyang ito, takip. Rubber po siya. Ito yung kasama niya. Ito yung pinaka unit. No? Mayroon natin i-explain kung ano yung mga gamit nito. Tabi mo natin yan. Sunod, ito. Ang kaganda nito, may kasama siyang lens protector ito. Parang mesh tawag dito. Hindi ko lang tawag dito. Honeycomb ba? Kasi ito. Actually, ano siya, no? Pang tawag niya. Panguntas sa bibis pag tumatama sa lens. Yan. At saka, yan, meron siyang low mount. May explain ko sa'yo kasang ginagamit ito. Yan. Kasama niya. At saka tools, mga ito. Sama sa ganyan, tools, saka itong allen wrench na maliit. Hindi ko alam saan ginagamit ito. Wala naman yung allen wrench dito. Hindi ko alam ba't kasama ito, no? Yan. Sa yung mga kasama yun, at yan, wala na. Yan, silical gel, yan. Yan na po, yun na yung mga laman niya, no? So ngayon guys, focus naman tayo dito sa unit. Ito. So pag-usapan naman natin ngayon is yung kanyang physical appearance, no? Actually, ano siya, no, sa panabas niya is full metal siya, no, matigas, halos lahat ng part niya metal, kaya mabigat siya. Ayan, ang plastic lang sa kanya is itong handle, to, itong lock, plastic to, tapos itong takip, plastic din, tagalin ko lang, ha. Ayan, plastic to, itong dalawang to, saka sa gilid, plastic din, tagalin ko rin. Ayan, the rest, metal na, no, kaya mabigat siya. Ayan. Actually, marami gumagamit ito kasi ano siya, compact, no? Ayan, no? Manipis siya. Saka medyo mataas yung ano niya, level ng ano niya, ng scoop niya. Ang scoop pa tawag dito yan. Saka ang gandaan dito is napapalitan siya ng may kasama siyang low mount. Ito kasi pwede mong tanggalin to, no? Itong part na to. Kung gusto mong low profile ay mababa lang yung scoop mo. Tatanggalin mo to, may kita kang screw dyan. Medyo madilim lang, hindi makita, no? Pero may screw sa ilalim dyan. Yan, screw mo yan. Pag natanggal mo yan, pwede mo ito yung palit mo ito. Pwede ito yung ikabit. Yan. Kaya ngayon guys, no, ang isa pa sa kaganda nito is may kasama siyang, ito nga yung kanina, no, ito. Lens protector. Actually, sa iba, hindi kasama ito, no. Binibili rin ito. Siguro, hindi ko alam, makala sa 300 ata ito. Ito lang, no. Mamaya, check natin mamaya kung nakasagabal ba ito. Parang, ano yan, yung mga guit-guit na yan. Kung nakasagabal ba ito sa ano, sa red dot, no? Mamaya, check natin mamaya. Pag-usapan mo natin sa ngayon yung appearance nito. Yan. So, guys, ito siya, no? Metal. All metal. Pati itong takip. Battery ito. Takip ng battery ito. Itong malaking yan. Yan. Metal din po yan. Yan, all metal. Yan. Yan po siya. So, ngayon, guys, pag-usapan naman natin ngayon is yung function nito, no? Kung paano siya gumagana. Kung ano yung mga paano pag-operate nito. Simple lang naman, basic lang naman, kumbaga para manual siya din, mas digital, no? At ito may kita yung sa gilid. Yung sa gilid may mga number dyan, yun kung nagpo-focus, medyo madilim lang. Teka lang, hindi siya mag-focus eh. Yan, kinikita nyo, no, may letter R. Ibig sabihin R, ano yan, dalawa kasi ito, no, isang red dot, tsaka green dot. Yung R is represent of red. O nga naman, red kasi nagsimula sa R, no? Ito yung pinaka, ano niya, yung marker niya, itong dot na yan. Pag tinutok mo yung R dyan, ibig sabihin, mag-off siya, no? Off siya. Kung kita mo, wala siyang, ano, wala siyang ilaw, naka-off siya.
Kung ito naman yung mga number, ito yung ano. Pag tinapat mo sa any number, mag-on siya, no? Yung 1 to 5, nagre-represent siya ng thickness ng dot niya. May makikita niyo, no? Isa-isay natin, no? May ito, yun, naka-arch siya. I-change natin sa number 1, yan. Pag napunta siya sa any number, mag-on na siya. Ayan. Ayan, kung nakikita niyo, no? Ayan, no? Nag-on na siya. Pag nilipat mo sa number 2, yan, unti-unti siyang, ano, no? Unti-unti siyang kumakapal. Ayan, kung napapansin nyo, lumiliwanag, no? Kumakapal yung dot niya. Hanggang maximum siya, hanggang 5 yung thickness na ano niya, ng dot niya, ng ano, brightness niya, yan. Tapos, pag nagpunta na sa letter G, ibig sabihin, green naman siya. Siyempre, nagsisimula sa letter G, kaya green, yan. Mag-off naman uli siya. Yan, pansin off uli. Tapos, pag nag-start uli sa number 1, letter green na siya. Kaya, di rin siya, ano, no? Red dot, actually, green dot din, no? May pang green dot din. Ayan, no? Nag-color green siya. Same din, pag pinilipat mo sa ibang number hanggang 5, kumakapal din thickness ng brightness niya. Ayan. Ayan, pag nag-back uli sa R, on, off na uli siya. Ayan, ganda yung off siya. Yun lang yung pinaka-basic function nito, no? Simple lang, wala namang masyadong teki-teki rito, no? At yun naman yung sa zeroing niya, ito sa taas, saka sa gilid. Ayan, no? Magamit kayo ng small na Phillips, kasi maliit lang ito, eh, no? Hindi ma-focus yan. Maliit lang yan. Parang dial lang yan. Left-right. Ito nga pala sa side. Ang pag-ano nito is yung left-right. Left-right. Yung pag, oh, ibibis mo, pupunta ng kaliwa, disundan mo sa kaliwa, i-dial mo siya. Basta ano siya, pang left and right. Sa taas naman is yung up and down. Kumbaga, yung bibis mo, kung pataas, disundan mo pataas. Dito ka mag-adjust. Sa taas na yan. Yan. Diyan naman yung zeroing yan, no? Yan, sa taas dito, tsaka sa gilid. Actually, ano, no, yung sa, no, actually, version 2 to, no. Ang isang version 1 is yung, ano, ang takip niya. Simple naman, ang tsura niya is same din naman. Simula na pala, halos kakapareho lang, yan. Ganyan yung tsura niya. Ang pagkakaiba lang nila is yung dito sa takip. Sa takip kasi ng version 1 nata is yung may sungay. Yun yung mismo i-adjust mo dito, pang-adjust mo sa, kasi mayroon dalawang butas dyan. Yun na mismo yung pang-adjust mo, no? Di tulad nito, wala siyang ano, gagamit ka talaga ng tools. Kailangan mo siyang, di tulad ng version 1, na ito na yung pinaka-tools niya, yung may dalawang sungay, yun yung tutusok mo, tapos i-adjust mo. Yun yung pakaiba ng version 1, tsaka version 2, na natiwan, no? Kaya lang, ang pangit lang nga doon, pag nawala mo yung takip, yari ka, kasi ano, mahirap makahanap ng pang-adjust nun, no? Yung dalawang butas, no? Di tulad nito is, kahit mawala man lang itong takip na to, okay lang, dahil meron ka namang mga, meron naman tayong mga tools, no, na pang-adjust dito. Yun naman yung kakaiba nila, no? Tsaka yung ano nga pala na battery na ito is, dati papakita ko sa inyo yung battery niya, no? Dito yung tanggalan na battery. Papakita ko sa inyo yung itsura ng battery. Tanggalin ko lang, eh. Yan. Ito po yung itsura na battery niya. Anong model niya is CR1632. Ito. Ang tip ko lang, no? Pag bibili kayo ng battery na ito, huwag kayong bibili sa mga tawag dyan, sa mga nagbibenta na relo. Kasi mahal ang benta nila ng battery na ganito, no? Ang price nila is nasa 250 to 350. Mahal ang presyuhan nila ng battery, no? Kung bibili kayo ng ganitong battery, doon kayo magbili sa mga ano, sa mga Japan home surplus, yung sa mga Japan, yung mga tawag dyan, yung kalimutan ko mga tawag. Basta mga Japan surplus, sa mga mall, meron mga ganun, no? Magbibenta ng mga battery. Actually, ito bumili na ako ng extra, no? Ito yung tsura niya, yan. Kasi ang presyo nila doon is nasa 80 pesos lang, 80. Mga Japan Home, mga ganun. Yan, ito yung CR6032. Ang presyo nila doon is 88 lang ata. Compare mo sa 250 isa sa mga nabibenta ng mga relo, sa mga watch store, mga ganun. Kaya kung bibili ka ng battery, damihin nyo na. Ako bumili ako na yung extra. You know, ito yung advantage na ito, no? Tipid sa battery kasi isang battery lang compare sa EOTech kasi, no, yung EOTech na whole site. For ang apat na battery niya, dito ulit isang battery lang. Kaya medyo advantage siya sa pagdating sa battery. So ngayon guys, ito yung tsura niya. Yan. Basic lang naman, no, yan. Compact siya. Meron akong ibang ano, no, ibang tawag niyan, may ibang vlog din ako about dito, comparison naman ng T1 to EOTech. Search niyo na lang, no. Andun yung nakalagay doon yung comparison nilang dalawa. Ito kasi focus na tayo sa T1 na to.
sa review na to. At doon makikita nyo rin kung paano yung pag-mount nito, paano pagkabit nito sa rifle, ano yung tsura, no? At doon kasi nakalagay doon yung paano pagkabit nito, tsaka yung tsura niya pag nakabit sa rifle. Search nyo lang yun, yung comparison ng T1 tsaka sa EOTEC. Yan. So guys, hanggang dito lang guys, no? Hanggang dito lang po aking munting review about ito sa T1. Sana nakatulong ako sa mga naghahanap, no, sa mga nagka-canvas pala ng mga kanilang red dot, mga naghahanap pa lang, yung wala hindi pa nakabili. Ito po siya. Actually, recommend ko rin tong ganitong T1, no. Maganda siya compare sa ibang depende naman sa inyo kung anong masasabi niyo naman, kung anong gusto niyo, no. Pero ako recommend ko itong T1. Kasi kung bukod sa compact siya, is may kasama pa siyang ito, lens protector. Kasi yung ibang tulad ng EOTEC, wala siyang lens kasama, lens protector, kung papasadya ka na, papagawa ka na. Yan. So guys, hanggang dito lang po guys, to, sa aking munting review about dito sa T1. Muli po, maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo at God bless and stay safe. Yun lang po, ingat. Wait nga pala guys, pahabol pala, no, yung kanina yung about sa review. Yung ito, yung kung nakasagabal ba itong LED protector, screen protector, itong T1, no. So kakapit natin, check natin kung nakasagabal ba yung mga guwit na yan sa site, yan, no. Nakalimutan ko na kanina, no. So kakapit natin, tapos check natin kung nakasagabal ba siya. Kung yung mga guwit-guwit niya, kung nakaabala ba sa red dot, no. So yan. So magpo-focus tayo dun sa yun, sa box na yan. Tingnan natin kung lang, kung may kita ba siya. Check natin. Yan, nakikita nyo, no? Yan, nakikita nyo, yan. Medyo, yan, hindi na siya nag-focus. Pero kung napasin nyo, no, yan. Yan. Kita naman, hindi naman nakaabala, no? Parang baliwala lang. Bubuksan ko lang yung, ano, yung kanyang dot. Yan. Yan, kung napasin nyo, no, parang yung guwit niya nawala. Nawala siya. Baka parang baliwala lang. Okay lang. Kahit mayroon siya mga guwit-guwit, di mo rin siya mapapansin. Kasi ako rin, nakala ko, nung binili ko ito, kala ko, maging abala yung mga guwit-guwit niya sa screen protector, no? Pero nung kinabit ko, parang baliwala rin pala. Di mo siya mapapansin. Di mo mapapansin yung mga guwit. Kaya okay lang. Kahit, okay lang siya kahit mayroon siyang mga guwit-guwit dito. Ito yung pinakani. Pang protector, eh. Kumikita kung gaganyan mo siya, yung kala mo nakaharang siya. Actually hindi siya nakaharang, no. Pag ginamit mo na siya, ayan, parang baliwala lang siya. So guys, no, hanggang dito lang guys, no. Ang aking munting review uli sa aking T1. So hanggang dito lang guys, ha. Ingat po uli and God bless po.